everyone! Welcome back to my channel. And today, ipapakita ko sa inyo kung paano gagamitin yung road styling. So, tapos, ito yung partner niya. Ito yung eyebrow gel microblading effect pen. Before we do styling our eyebrow, I'm gonna put some very slight makeup to make our face more presentable. Una, maglalagay ako ng IL Maquillage No Filter Foreless Base sa ating mukha. Kapag nilakad kami or date lang, something ganun, ito yung makeup ko na ginagawa. So, medyo hindi siya bongga talaga. So, ito yung Maybelline Dream BB Fresh. Ayan lang yung ginagamit ko. Napakaganda niya. Kasi pag nilagay mo sa skin mo, pag na-blend mo na siya, parang wala lang. And very light lang talaga siya. Hindi siya mabigat sa mukha and sa skin. And mararamdaman mo talaga yung parang may coolness effect siya. And also, there is a, this is a broad spectrum SPF 30, so very safe po siya sa mainit na lugar like Philippines. Yun nga lang, wala silang malaking ano, packaging nito. Ito lang, ganito lang siya kalaki. Pero so far, ito yung pinaka-favorite ko sa Maybelline. Ito. Alam niyo ba? Kakanood ko ng mga video sa Facebook nga. So, ewan ko kung bakit napanaginipan ko kagabi yung close friend ko. Yung friend ko, best friend ko nung college. Tawag niya sa akin, Bunny Bear. And tawag ko sa kanya is Teddy Bear. So, kung nanood ka nito, bestie, ikaw yung panaginipan ko kagabi, which is, ewan ko bakit napanaginipan ko na nagpagawa ka ng ilong mo. Tapos, ang ganda, bes. Siguro, kakanood ko ng mga videos na may mga nagpapagawa ng ilong. Tapos, inggit na inggit ako. Sabi ko, uy, kailan mo yan pinagawa? Sabi niya, kahapon lang. Tapos, nagising ako, ano na, tawag na, 7 a.m. Umaga na. Baka magkatotoo yan, magpapagawa ka ng ilong mo, ikaw ah. Lalo ka gaganda niyan. Wala namang masama sa pagpapagawa ng ilong, no? Kasi, syempre, parang mabuboast mo lang yung, ano mo, yung ibaboast mo lang yung ganda mo, or yung look mo. Walang masama doon. Ang masama doon, kapag sobra-sobra yung pagpapagawa mo, yung tipong, yung mga nakikita ako sa video na sobra-sobra yung pagpapagawa nila, pati mukha nila, nagbago na yung dating sila na ang ganda, nagmukhang, ewan ko, hindi ko ma-describe, basta, sobrang, tawag dito, tapos yung lips pinalakihan, kasi, pabagay-bagay lang naman kasi yung pagpalaki ng ang lips. Ewan ko kung bakit sila na-addicted sa pagpapagawa ng mga bagay-bagay na parang hindi na dapat gawin sa mukha nila. Ako, yung gusto ko lang talaga ipagawa sa mukha ko is yung nose ko lang. And that's it. Kasi sa mukha ko, komportable na ako kung anong meron sa mukha ko. Hindi ko na or sa lips ko, ganun. Kasi pag sobra-sobra, hindi na talaga babagay sa'yo. Parang nasisira na, nakakasira din ng ano, ng beauty pag sobra-sobra na. Para sa akin ha, opinion ko lang yun ha, kasi sa mga nakikita ko, yung mga artista nga, nagpaparetoke din eh. Diba? So, hindi masama yun. Masama ang sobra-sobra. Ganon. Kahit anong bagay naman, but pag ano, pag sobra, masama eh. Diba? Pagkokontra, totoo yan. So, marami din nagsasabi sa akin na, ay naku, huwag ka na magpagawa ng ano, maganda ka na, bla bla bla. O, alam ko yun, char! Hindi, kasi syempre, diba, may mga bagay-bagay, kayo, okay naman kayo sa, okay na kayo sa kung anong meron kayo, diba?
eh sabihin na natin ayaw nyo talaga ng mga nagpaprito, okay? Eh, kasi di mo naman pwedeng diktahan yung tao, desisyon nila yun, diba? Saka pera nila yun. Kung susupport ka, di thank you. Kung hindi, eh thank you din. Isip mo lang yung ano mo, bunganga mo, right? Right. Magkocontour na tayo. Tuloy tayo. Alam nyo guys, may natutunan ako. Kakanood ko ng mga videos ng pag-makeup nga. So, pag nag-contour ka pala, dapat pataas. Ganon. Para daw malift yung mukha mo. Purpose nito, lumiit yung mukha mo lalo. Diba? Always na binablush po yung Superstay Ink Crayon ng Maybelline. Ang ganda niya kasi. Lipstick na siya. Lipstick na siya. Ano pa? Pwede mo pa siyang gamitin blush on. I'm gonna try put concealer under my eye. But usually, hindi ako naglalagay ng concealer sa under eye ko. Every time na may lakad ako or lakad kayo ng asawa ko. Kasi gusto ko yung sobrang natural lang ng look makeup ko. Ganun. So one time pumunta ako sa kinakainan namin palaging Chinese restaurant, which is kainan namin ng sushi kasi mga masarap yung sushi nila doon. And then I have makeup on, and the girl there, the waitress, is like close na kami kasi palagi kami pumunta doon. Ako, sabi niya, oh my god, ang ganda mo, sabi niya. Sabi niya, bakit ka naka-makeup? Ngayon lang kita nakitang naka-makeup. Sabi ko, ganun talaga, minsan kailangan mo rin mag-ayos. Kasi, lagi ka pupunta doon, pero wala akong makeup. Kasi, kakain lang din naman sa kauwi, magme-makeup ko pa, di ba? Tama din ako, ano, kikita niyo lang ako nagme-makeup kasi nga, eh, trip ko lang talaga mag-vlog-vlog ng papakita ng mga looks. Pero pag andito ako, hindi naman kadalakad ko, kada araw-araw may makeup ako. Hindi. Kasi pag araw-araw na may makeup ka, nakakasira din yun sa ano, sa mukha. Naapituhan yung skin mo dyan. Alright, so tama na yung daldal natin. So gagawin na natin yung ating, so yun na yung, ito na yung look ko. Maglalagay lang tayong kunting lips mamaya. Lipstick mamaya. Maglalagan ko yung lips. Walang lips. And, yeah. Gawin na natin yung eyebrow. Linis muna. Kasi may powder yun dyan, diba? So, ganito siya, guys. Sobrang liit lang niya. Tingnan nyo. Gamitin natin yung micellar cleansing water. Ayan, ganyan lang. And now, we're gonna apply it to our eyebrow. Oh, do you see the difference, guys? Yan. Now, gagamitin natin itong ating eyebrow microblading effect pen. Kailangan idiin mo to. Kasi pag hindi, walang lalabas. Ayan guys, yung kaibahan. So, tatapos niyo yung kabila and I'll be back. Tara! Ayan na guys. So, pantay na siya. Lalagay tayo ng konting tawag dito, highlighter para daw kumwari matangos yung ilong natin. Dito tayo kumakapit eh. And now, maglalagay tayo ng lipstick.
Now, gagamit tayo ng Superstay Ink Crayon ng Maybelline. This is Keep It Fun 90. Lalagay tayo ng Milky Gloss ng NYX or NYX product. So, yeah, this is it, guys. Tapos, pag nag-ice ko ng buhok ko, is very easy lang. Kasi, hindi ka na pumunta sa pageant. Pumunta ka naman sa trabaho. I mean, trabaho. Pumunta ka lang naman kung mag-grocery or saan. And I have this clip here, extension here. Let me adjust this. Diba? Imelda Marcos, char. Ayan. And yun na yung look ko. So, yeah. See you in my next vlog. Bye!